Matumal ang bintahan ng mga paputok sa unang dalawang linggo pa lang ng pagtitinda sa Pineira Road, Barangay San Pedro sa Puerto Princesa. Pailan-ilan lang kasi ang pumupunta sa kanila para bumili kahit pa nitong Pasko. Isa pa umano sa dahilan ay ang paghihigpit ng batas sa mga lugar lang na pwedeng magpaputok at ang pandemya ng COVID-19 at ang madalas na pag-ulan. Pero inaasahan naman ng mga nagtitinda na sa mga susunod na araw at sa bisperas ng bagong taon ay makakabawi rin sa kanilang puhunan sa negosyo. Inaasahan namin lahat na sana talaga maging okay na. Kasi noong 24, 25, wala talaga, mahina. Walang taong pa isa-isa bumibili. At ito ay mapaubos po ninyo. Kailangan talaga kasi kung hindi nako, malaking ano, baka mamaya hindi na kami payagan sa sunod na taon. Dahil doon sa announcement. Dahil sa announcement ni President. Sinisiguro naman ang mga nagtitinda na wala sa listahan ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng Piccolo, Sawa, Five Star, Watusi, Giant Whistle Bomb, Giant Bawang, Atomic Bomb, Pillbox, Boga, Quiton, Goodbye Earth, Goodbye Bading, Hello Columbia at Goodbye Philippines na may mataas na kaso noon na nadidisgrasya sa paputok. Kaya kumpiyansa sila kanina sa isinagawang inspeksyon ng Bureau of Fire Protection at CTPNP na wala silang malalabag. Hinilera rin ang sample ng kanilang mga paninda para masuri kung ito ba ay nasa listahan ng mga pinapayagan. Yung mga dealers and retailers ng mga firecrackers ay regulated. Lahat sila ay nakapag-comply. Hindi lang sa documentary requirements, at the same time sa mga basic safety requirements na ibinigay, na nirecommend ng ating bureau, ng ating opisina para ma-maintain yung kaligtasan ng paligid ng nagbebenta ng mga paputok. So, maliban sa PNP Memorandum 31, nakasaad na rin sa Revised Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 9514 o Fire Code of the Philippines ang mga bawal ibentang paputok. Maliban rin sa mga protocol na dapat sundin para maiwasan ng anumang aksidente gaya ng sunog, ay chinek rin ang mga signage para mapanatili ang safety protocols laban sa COVID. Siniguro rin ulit na may lamang mga tubig ang mga drum at merong laman ang fire extinguisher. Chinek rin kung gumagana ang kanilang emergency lights. Sa pag-siyasat natin, ang mga narito ay mga lehitimong tagapagtinda at taga-dealer at retailer ng na mga legal fireworks natin. At lahat naman ng precautions na dapat gawin nila ay narito, kagaya ng mga tubig, timba na may tubig at saka mga fire extinguishers. Bagaman merong mayor's permit na ang mga tindahan, kinailangan pa rin na ma-comply ang fire safety inspection certificate. Kung ipinagbabawal rin ang mga menor de edad na mamimili, pinaalala rin na bawal ang mga nagtitinda na wala pa sa hustong gulang. Bawal rin ang paninigarilyo 50 metro ang distansya mula sa mga tindahan. Hiling rin ang PNP at BFP na huwag maging pasaway para masigurong ligtas mula sa mga paputok at sunog sa pagpapalit ng taon. Kaming ito hanggang makatapos ang bagong taon at ito ay malimit kaming mag-uusisa dito. At dito maglalagay din kami ng mga police marshals dito para mapanatili yung kaayusan at saka yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Kung tayo, especially yung ating ahensya, yun ang ini-aim na magkaroon tayo ng zero fire incident. Kung kami nga po ang tatanungin, in-encourage natin na huwag nang magpaputok yung ating mga kababayan. Kung hindi, manood na lamang dun sa i-offer ng ating lokal na pamahalaan na fireworks display. Mas masaya, mas ligtas yung ating pagsalubong ng bagong taon kung tayo ay safe sa sunog at the same time sa disgrasya. Sa talari ng DOH Palawan, wala pang naitatalang na biktima ng paputok o firecracker-related injuries sa Puerto Princesa at Lalawigan. Inaasahan naman ngayong taon na ligtas at maging kumpleto ang pagsalubong ng bagong taon ng bawat Pilipino. Rex Ruta, Alpha News Philippines.